kapatid, tungo po tayo sa balita sa lalawigan. Ipinagbawal muna ang pangingisda sa ilang barangay sa New Washington sa Aklan. Dahil pa rin yan sa oil spill na galing sa isang barko. Nagsimula raw ang oil spill noong Mayo 26 matapos masira ang oil container ng isang kinukumpuning barko sa Metallica Shipyard. Pinakaapektado raw ng oil spill ang Barangay Polo kung saan ang shipyard. Nagsasagawa na rin ang bukod na investigasyon ng Philippine Coast Guard sa dahilan ng nasabing oil spill. May mga fish kill ding naiulat sa lugar. Naglatag na ng oil spill booms para mapigilan ang pagkalat ng langis. Mahigit 150 residente ang nagtulong tulong na maglinis ng tumagas na langis. Kumuha na rin ang water samples para alamin ang lawak ng epekto ng oil spill. Inakala pong bomba pero droga pala ang laman ng kahong biglang inihagi sa kalsada sa lungsod ng Davao. Sa litratong yan, makikita ang kahong naglalaman ng 14 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. At ayon sa investigasyon, daladala ang kahon ng isang lalaking pasahero ng bus. Hinarang sila sa checkpoint at pinababa ang mga pasahero. Dito huraw, inihagis ng lalaki ang kahon tsaka tumakbo sa gubat. Nagkagulo ang mga tao doon sa pagkakaakalang bomba ang laman ng kahon. Tinugis ho naman kaagad ng mga pulis ang salarin pero ito'y nakatakas. Natagpuan sa Talahiban sa Argao, Cebu ang inihinalang kalansay ng babaeng halos 3 linggo nang nawawala. May nakitang bag sa tabi ng kalansay na naglalaman ng lipstick, kwintas at iba pang mga gamit. Mga gamit daw na yan, pag-aari ni Mary May Oyangoren, 30 taong gulang. Kinumpirma ito ng kanyang asawa at anak. Dahil dyan hinihinalang si Mary May ang nakitang kalansay. May 11 pa raw nawawala ang babae. Hinala ng kanyang pamilya, posibleng pinatay ito ng kanyang kabit. Isa sa ilalim pa nga sa DNA testing ang kalansay para malaman nga kung si Mary May ito. Wala na umanong kaso ng African swine fever sa 3 lugar sa Negros Occidental. Dineklarang pink zone o ASF free na ang Pulupundan, Hinigaran at Silay City. Dati pong red zone o may mga ASF cases ang naturang mga lugar. Obserbahan daw muna ang mga baboy ng 40 mga araw bilang parte ng sentineling program ng kagawaran ng agrikultura. Sumadsad sa pier sa San Felipe, Zambales ang isang barkong may sakay na 7 tripulanteng Chino. Ito nga ang barkong na-detain sa dagat sa Barangay Sindol matapos makitaan ang irregularidad ng Philippine Coast Guard. Pinayagan ng PCG na sumilong ang barko sa pier sa Barangay Maloma dahil sa bagyong Aghon. Pero sumadsad nga ito dahil sa malalakas na alon. Ligtas naman daw ang tripulanteng Chino na sakay ng barko. Nakikipag-ugnayan na rin ang PCG sa isang salvage company para kuhain ang mga barko. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.